Good day mga kalapatids, and today nandito naman tayo sa ating paglalakbay. Ayan. So, nandito po tayo sa Anoa Agribet, dito po sa San Roque, Talisay. So, eto, along the road lang po ng San Roque. So, available po ang ating Wingmaster feeds dito sa Anoa Agribet Supply. And good thing, meron din po tayong redstone. So, managahanap ng mga redstone. Maganda po ito. So, yan, available na po ang ating redstone dito. And also, available po dito yung ideal pills. Supra pills na. Wala pa. So, soon, magkakaroon din tayo ng available dito sa ano, sa Anoa na Supra pills. So, dito po, kompleto po tayo. Meron po tayong Youngster mix. Meron po tayong Breeder mix. And meron din po tayong Racer mix. So, sa mga bago and sa mga newbie na hindi pa po alam ang Wingmaster feeds, ito po yung produkto ng company natin na nagbibigay ng tulong para po sa mga nagkakalapate. So, ito pong feeds na to is nakadesign po sa Pangkalapate. So, pag-usapan po natin since nandito na po tayo. So, ito pong breeder mix is nakakatulong po ito para sa mga breeders nyo na maganda yung ilalabas na itlog. So, kung gusto nyo, nasa itlog pa lang yung mga inakay nyo, healthy at maganda yung result, gumamit po kayo ng breeder mix. And nakakatulong din po ito para maparami yung fertility ng ating mga breeder. And also, nagbibigay din po ito ng sapat na gatas ng ating mga breeder. And also, meron dito itong tough squab and hatch. So, sa breeder naman, usually ako din, nagkakalapati din ako. And napansin ko po sa ating breeder is hindi po sila stress. And also, maganda po yung kondisyon ng katawan nila. And napakaganda, hindi po sila laspag kasi sa akin kasi unlimited yung breeding ko. So good thing, nabibigay and napoprovide ng breeder mix ang kailangan nila, especially pag magpapakain na sila sa kanilang mga YB. So nabibigay ng maraming crop milk. So ito kasi yung kalimitan sa naging problema natin sa mga nagbibreed tayo is kung napansin mo, yung isa minsan matagal mapisa. So ang kalimitan, pag once matagal mapisa, ang maunang tumubo is yung isa. Kaya pansinin nyo, hindi siya nakakahabol sa laki. So good thing dito sa breeder mix, talagang after 5 days, yeah, sabay-sabay na po silang tutubo and maganda po ang magiging paglaki nila. Okay? So, pag once ito, nahiwalay mo naman siya sa mga breeder mo. So, ito yung magandang ipatuka natin. Youngster. So, youngster. So, ito naman ang youngster. Napakaganda po. Especially sa inyo kung nagkakarera kayo. Ito kasi yung kalimitang problema natin sa mga nagkakalapate. Hindi, wala tayong produkto na nakakatulong mag-develop ng bones, muscle, at feather ng ating mga alaga. Kaya minsan dinadaan na lang natin sa pagpapainom ng mga calcium at kung ano-ano pa. So good thing dito sa youngster mix, nandito na po yung content na kailangan natin. So nasa patuka na. So eto, pag once mawalay mo na siya sa breeder and i-separate mo na sila, so ito yung papakain mo at least mga 1 week or 2 weeks old before mo siya isalang or ilagay sa flyers mo. So, ito din ang napakaganda, lalo na pag nagpo-focus ka on developing the muscle ng yung mga alaga, especially pag nagre-raging ka na. So, ito, gamit ko po pag magre-raging na po yung mga YBs ko. So, nakakatulong po ito habang nagre-raging kasi kumukonsumo yan ng mga muscles. So, ito, siya yung nagpo-provide at nagre-replenish ng mga muscles na ng muscles ng alaga nating kalapate. So,
pag once nagsisimula na naman silang mag-group training, ito din yung ginagamit ko. And hopefully i-try nyo din, kasi napansin ko, kung normal kasi na patuka yung mga seeds lang, ang problema pag group training na, minsan ang problema, 'di ba, pag uwi is mahina yung alaga natin, hindi nakaka-recover, at sa second toes possible hindi na nakaka-uwi. Gawa ng number one, ang problema kasi daw is hindi makapag-recover or hindi matunawan yung alaga natin. So pag once hindi matunawan, sira yung panunaw nila, kaya nagkakaroon yan ng possible na hindi makaka-uwi yung alaga natin. It's either dadapo. So good thing yan, maiwasan yung pagka-damage ng bituka nila. Kasi kung i-direct mo sila ng mga diretso na agad ng mga grains, so ang problema, hindi pa sila ganun ka kalakas para tunawin yung mga buo-buo na mga liso. So dito, natutulungan siya na mapadaling matunaw. And kung ikaw naman, kung gusto mo, para isa din sa advice ko, mag-a-apply po kayo ng grits or redstone para matulungan din para matunaw yung mga kinakain ng ating mga alaga. Kahit naman ikaw, kung kakain ka ng buong mais, di ba? Ang problema sa digestion natin, pagpupo natin, ganun pa rin, mais pa rin. So, yun. So, yun yung naging problema. Now, kung ikaw, malapit na din ang yung tinatawag na derby race, ito na yung gagawin mo. Race conditioning. So, dito naman sa race conditioning, ang kagandahan dito is meron siyang content na nagbibigay po siya ng lakas para mas mapabilis ang pampatunaw o mabilis makarecover yung alaga natin. And meron siyang increased flight power and endurance. So, hindi naman ibig sabihin na pagkakain, mabibilis yung alaga mo. Ang ibig sabihin nito, napapabilis ang pagtunaw ng ating mga alaga, at meron siyang mga contents ng mga vitamins na nakakatulong mapabilis yung tinatawag nila na metabolism. Okay? And also, nakakatulong din at strengthen pathogens defense. So, nakakatulong din ito para yung alaga mo, pag nasa training na, nagkakahawa-hawaan na sila sa loob, ang good thing nito is to prevent, at also, hindi sila madaling mahawaan. Ayan po. Kaya minsan, sinasabi ng iba, after pag nasa derby race na, first lap, okay pa. Pag second lap, parang may sakit na yung alaga. Diba? Kasi, pag sa loob na kasi ng sa training box, so hindi na nagkakaiwasan na hindi natin alam na yung kasama nila is may sakit. Okay? So yun yung ito, prevention din natin. And also, quickens post-rest recovery. So, ang kagandahan po ng ating produkto, meron po siyang pellet. Kasi ang iba, Mark, hindi ako gumagamit ng pellet kasi gawa ng ganito, ganito. Of course, normal po yan. Ang magiging effect po ng ipapakain nyo yung kalapati nyo ng pellets na pang manok or pang baboy is talaga iba yung magiging effect, kasi nakafocus yun sa pang manok or pang baboy. So, ito kasing pellet na ginagamit natin is nakadesign po siya para po sa pang kalapati. So, lahat po ng content na nasa pellet is nakafocus on different stages. Kung halimbawa, sa breeder ka, so nag-focus on fertility. Kung sa youngster ka, naka-focus on development. And sa racing naman, so sa conditioning, naka-focus naman ito para number one is matulungan yung kalapati mo na ma-endure and also mapabilis ang recovery nila. At kaya, mas nagiging advantage to para madaling makarecover ang iyong alaga. So, meron kang advantage kung baga. So, dahil po sa ating produkto. So, ayan po. So, hopefully, marami po kayong natutunan this morning. And marami pa po tayong mga products na pag-uusapan. And laag mo, sorry mo diri sa Anoa. Available po ang atong Wingmaster Feeds diri. Yan. So, daghan salamat.